Yo! What is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo lahat? Sana okay lang kayo. Belated Merry Christmas sa inyo and Happy New Year! Yan. By the time na ma-upload to, halos New Year na. No? So Happy New Year sa inyo lahat. Congratulations sa lahat ng nagawa nyo ngayon taon. Yan, congratulate nyo yung sarili nyo. Congratulate din sa atin kasi bago natapos nung 2023, na-hit natin yung 15,000 subscribers. Yun, yes sir, maraming salamat sa inyo lahat mga kasabuhat. Yan, so, ayun, huwag na natin masyadong pahabain, no? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba palilinawin o pagagandahin yung mga lumang tattoo. Yan. So, ang dami kasi nagtatanong, no? Yung tattoo ko luma na, paano bang pwedeng magandang gawin? Kasabwat, may nakita ako sa Shopee, sa Lazada. May binibenta sila, pampalinaw daw ng tattoo. So, sagutin natin yan. At bigyan ko kayo ng tips kung paano mas mapapalinaw yung mga lumang tattoo nyo. Pero bago yun, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video. That's 7 p.m. Okay? Yan. And kung nagustuhan nyo yung mga ginagawa nating videos, like nyo na rin yung video natin at share nyo na rin baka sakaling makita ng mga iba nating kasabat. Okay? Pero bago ang lahat, intro muna tayo! Yun! And we're back! Yan. So, ang tanong, paano nga ba mapapalinaw o mapapaganda pa yung mga lumang tattoo? Okay. So, marami kasi factors yan mga kasabot. No? Walang isang sagot dyan. Pero, talakayin muna natin kung bakit nga ba lumalabo yung tattoo. Okay? Para malaman natin kung paano natin ito susolusyonan. Okay? Number one, syempre, simula tayo sa pinanggalingan. Nung simula pa lang ba na gumaling yung tattoo mo, is malabo na siya. Or hindi siya kasing tingkad mula nung fresh pa yung tattoo. So yun. Kasi baka mamaya, malabo talaga yung pagkakagawa ng tattoo. So kapag ganun, well, the only solution for that is touch up. Yan. Or back job nyo. Baka malabo yung pagkakagawa ng artist. No? So, kailangan natin malaman kung ano talaga yung nangyari. Okay? So, kung talagang malabo yung pagkakagawa, paulit nyo na lang, papatungan nyo, or paayos nyo. Kung ayaw nyo sa lumang tattoo artist, pagawa nyo sa iba. Okay? Yan. Ano pa nga ba? Number two, siguro, kailangan nyo rin maging honest sa sarili nyo. Paano nyo ba pinagaling yung tattoo? Okay? Naalagaan nyo ba habang gumagaling? Kasi sobrang importante nun mga kasabwat. If sobrang ganda nung gawa ng artist, sobrang ayos, syempre, you also have your part. No? Kayo na yung bahala sa pagpapagaling nun. Healing process, aftercare. Ginawa nyo ba ng tama yung pinayo ng tattoo artist? Yan? Sinunod nyo ba? Or kinutkot nyo ba? Nasugatan ba? Ano bang ginawa nyo? Hindi ba ito gumaling ng maayos? Nagsugat ba? So kung ganun yung nangyari, again, hindi natin mareremedyohan yan ng pahid-pahid lang. If nasira talaga yung tattoo sa pagpapagaling, touch up ulit tayo dyan. Pero yun, hindi na kasalanan ni artist yun. It's fault na siya ni customer or ni client. Kasi syempre, kailangan inalagaan niya rin yung tattoo habang gumagaling. Yun. So kapag ganun, most likely is touch up talaga siya. Okay? Ano pa? Isa pang factor. Okay? Maayos na gawa yung tattoo. Maayos gumaling, naalagaan. Pero, ano bang ginagawa mo araw-araw? Isa bang solar boy na nagbabasketball tuwing tanghaling tapat?
Yan, lagi ka bang nagmumotor kapag kainitan ng araw tapos hindi ka nagbabalot? Surfer dude ka ba? Lagi ka nagsasurf? Yan, biker ka ba? Nagbabike ka sa kainitan ng araw? So, may epekto din yun sa tattoo kung bakit siya lumalabo. At kung ganon yung dahilan ng paglabo, well, again, ang gagawin lang natin dyan. Kasi, syempre, araw kasi yan eh. Yung araw, nakakasira talaga ng tattoo yan. Not just the tattoo, but yung balat mismo. Diba? Kaya lumalabo, syempre, mas umiitim tayo pag ganun yung ginagawa natin. So, mas lumalabo yung tattoo. Nagiging less vibrant siya. So, kapag ganun, ang sinasuggest ko talaga is prevention talaga tayo. So, kung alam nyo naman pala na ganun yung ginagawa nyo or yung routine nyo, yung trabaho nyo or yung hobby nyo, well, siguro, I suggest mas mag-moisturize tayo ng balat. Di ba? Magpahid tayo ng sunscreen. Yan. Magbalo tayo ng katawan. Mag-long sleeves ka. Magsuot ka ng mga sleeves. Kung saan man yung tattoo mo. Sa binti ba? Magpantalon ka. Ganun. So, kasi, syempre, kung yun talaga yung ginagawa mo, kahit remedyohan natin ng remedyohan yung tattoo, is nonsense, diba? So, might as well, prevent na natin mangyari siya. So, yun, mas maganda kung sa sunscreen tayo, magko-cover up tayo ng katawan para ma-lessen yung tama ng araw sa balat natin. So, para hindi lumabo yung tattoo. Okay? Yan. So, hindi lang talaga kung anong ipapahid or touch up yung pwedeng gawin eh. Kailangan talaga nating malaman yung reason. Kasi kung hindi natin malalaman yung reason, hindi natin magagawa ng maayos na action yung tattoo nyo kung bakit siya lumalabo. Okay? Ano pa? Syempre, andyan din yung kalumaan na lang talaga ng tattoo. So, kahit paanong alaga mo, kahit sobrang ayos mo sa balat, pero naluma na talaga yung tattoo, well, pag ganun, touch up talaga. Wala na tayong magagawa. Luma na yung tattoo. Kasi, guys, kung hindi nyo alam, lumalabo naman talaga yung tattoo sa katagalan. Hindi siya basta-bastang parang mag-stay siya na vibrant all the way hanggang mamatay ka. Although, nangyayari naman yun, di ba? Pwede naman siya na mangyari, pero expect nyo, lahat ng bagay naman naluluma. Okay? But, I'll give you example. Ako, yung mga tattoo ko dito, yan, sa luma na sa kalumaan, hindi na din siya ganun ka-vibrant. But, I have tattoos dito. Yan. Sobrang tagal na yan. I think 10 years na yan. Pero, medyo vibrant pa rin siya. But, it's not the same as before. No? Kasi dito naman, tago naman yan. So, isang dahilan din yun. Sa kalumaan na lang ng tattoo. So, pag ganun, touch up tayo. Pero, syempre, again, para mas tumagal yung pagka-vibrant ng tattoo, 'di ba? Para hindi mabilis maluma. 'Yun. So kung ang reason bakit malabo yung tattoo is sobrang luma na, sobrang tagal na, i-extend na lang natin yung buhay ng tattoo. So paano natin gagawin 'yon? Well, of course, skincare, 'di ba? Lagi tayong mag-moisturizer, then mag-lotion, alagaan natin yung balat natin, lagi tayong maligo. 'Di ba? Kasi yung tattoo natin, technically, it's already scar tissue na siya eh. Kasi natatuan na siya eh. Hindi lang halata na scar tissue siya kasi, syempre, may kulay, di ba? Nalagyan ng art, nalagyan ng tattoo. Pero kung makita nyo, di ba, yung ibang white ink, makita nyo, iba talaga yung itsura niya. Or yung mga invisible tattoo na yan. Parang peklat lang siya kapag ginawa. Kasi nga, scar tissue na siya. So, yun. So, para ma-prevent natin yung tattoo natin sa paglabo, no? Skincare tayo. Stay hydrated. Yan. Kung ano yung ginagawa natin para sa normal na balat natin, ganun din naman sa tattoo. What else? Exfoliate. No? Siyempre, yung balat yan, nagkakaroon yan ng dead skin. Yan. Tumatanda din tayo. Siyempre, yung balat natin. So, exfoliate. Pwede ka mag-heloid. Magkuskus ka, yan, para mas gumanda yung balat natin. Syempre, maalis yung dead skin. Mas mabilis na alis yung dead skin, mas mabilis nagkakaroon ng bagong balat na mas nakakapagpaganda ng balat natin. Yun. So, basic skincare,
goes a long way. Okay? It applies sa mga tattoo. Okay? Kasi syempre, balat pa rin natin yan. And again, iwasan natin maarawan masyado, magbilad masyado sa araw. Basic skincare. Ganun lang. Sobrang dali. Maligo tayo araw-araw. Sabon tayo araw-araw. Para mas maging vibrant yung tattoo natin. Syempre, kasama din dyan yung pag-aalaga kasi sa balat. Kung hindi tayo maalaga sa balat, talagang kahit wala kang tattoo eh, yung balat mo mismo magsasuffer kung talagang hindi ka maalaga sa balat. Okay? Yan. So, yun. So, meron pa kasing isang nasabi sa akin, no? Sa buhat, may nakita kasi ako mga pampalinaw daw ng tattoo. Ako kasi ha, tattoo kasi is nasa ilalim ng balat yan. Nasa loob ng balat yan. So, kung pampahid lang siya, topical, pampalinaw ng tattoo, isang pahid mo, sa lingong gamit mo, lilinaw na siya. I don't think so. Kaya ako, hindi ako naniniwala doon. Nothing against that. Kung effective siya sa inyo, well, good for you. Pero ako kasi, hindi ako naniniwala. Kasi nga, sa tagal ko nang nagtatattoo, sa tagal ko nang may tattoo, hindi ko alam kung totoo yun. Pero, siguro, it has vitamins, minerals na nakakapagpaalaga ng balat at nakakapagpaganda ng balat. So, mas nagiging vibrant yung tattoo, pero I don't think so. Siguro, pagpahid mo, kasi nakikita ko before and after eh. Pagpahid, luminaw agad. Siyempre, kahit nga petroleum jelly lang ipahid mo dyan, kahit nga baby oil lang ipahid mo dyan, kahit nga mantigang panluto ipahid mo dyan eh. Biglang liliwanag yan, biglang lilinaw. So, I don't think that's very, very, parang, sobrang effective niya na ganun kabilis lalabas yung resulta. Siguro, in time, if you've been using it for a couple of months na, di ba? Kasi, technically, skincare lang din yan. So, hindi ako naniniwala dun. Pero, yun talaga, ang pinakamagandang gawin para luminaw ang tattoo is alagaan mo yung balat mo. Okay, kung hindi mo kayang alagaan yung balat mo, every couple of years pa pa-retouch mo yung tattoo mo, pa-touch up mo. Ganon, siguro. Kung ayaw mo alagaan yung balat mo. Ako, basically, hindi naman ako ganun sobrang maalaga sa balat. Pero hindi lang kasi talaga ako palalabas. Kaya siguro, medyo nagiging vibe, hindi ganun kabilis maluma yung mga tattoo ko. Kasi, unlike noon siguro, masyado kasi akong, or sobrang hili ko magbike, yan, sobrang active ko, nagbabasketball ako, hili ko magdagat, yun, medyo nagsuffer din ng konti yung mga tattoo ko. Kaya, talagang lumabo yung mga tattoo ko. Pero yung mga nasa loob, yan, since hindi nga ako, hindi naman siya na sisinagan masyado ng araw, nagstay siya na mga vibrant. Pero nasa sa inyo pa rin talaga sa pag-aalaga ng balat. Yan. Ano pa? Siguro kung gusto niyo patunayan yung sinasabi niyo ng mga products na nakakalinaw ng tattoo, subukan niyo sa mga tattoo na limbawa nasemplang ka, nasugatan ka, nagasgas, nabura yung tattoo. Try mo doon kung lilinaw 'yon, ewan ko lang siguro. Kasi skincare lang din yun. Hindi siya immediate reaction na makikita mo sa tattoo mo. Yun. Kaya ko lang sinasabi ito mga kasabot, no? Hindi dahil gusto kong sirahan yung product or whatsoever. Ayoko lang masayang yung pera nyo. Kasi baka mamaya bumili kayo noon, mag-expect kayo masayang yung pera. Diba? Yun. Sabi ko nga kanina, no? Prevention is better than cure. So, instead na pa-retouch pa tayo or pa-touch up natin yung tattoo, cover up, alagaan na lang natin, no? Para habang mas tumatagal or habang tumatakbo yung taon, mas tumatagal din yung buhay ng tattoo natin, no? So, ayun lang. Mga sabot, kung may mga questions kayo, may mga tanong kayo na gusto nyong gawa natin ng videos, comment lang kayo sa baba. Yan, dyan ako tumitingin ng mga ideas na gagawin kong videos. So, comment lang kayo ng comment para pag nakita kong maganda yung tanong nyo or gusto kong i-discuss yung mga tinatanong nyo, kino-comment nyo, gagawa natin ang video. Okay, kasi sa dami na nagko-comments ng mga kasabot, hindi na natin lahat masagot. Wala naman tayong admin or whatsoever. Ako lang talaga
yung mamanage na itong channel. So yun, again, mga kasabuhat, maraming salamat. Na-hit na natin yung 15,000 subscribers. Sana mas dumami pa tayo. Alam ko ngayon, sa tagal ko kasing nawala, medyo mababa na yung views na nakukuha natin. Okay lang yun. Ang mahalaga sa akin, nakakagawa ako ng mga content. Natutulungan ko kayo sa mga tanong nyo, nasasagot ko kayo. So, wala man tayong masyadong views ngayon. At least, kapag may nag-search ng tanong, diba, nakagaya ng ginawa natin, ng topic natin ngayon, may mapapanood sila. Yun lang naman yung sa akin. Hindi naman tayo kumikita dito ng ganun. Diba? Hindi naman tayo katulad nila Kong or ng kung sino pang sikat na mga vlogger dyan or content creator. Ang gusto ko lang talaga is ma-share yung mga nalalaman ko sa tattoo. Makatulong sa mga bagong tattoo artists, sa mga gustong magpa-tattoo. Kasi ako, nung panahon ko, hindi ganun karami yung mga makukunan mo ng knowledge. Kaya, ngayon sobrang swerte ng mga tattoo artist ngayon, ng mga customer, kasi isang search mo lang sa YouTube, ang dami mo nang matututunan. Yun. So, gusto ko lang i-share din bilang isang luma, matandang tattoo artist. Ma-share ko sa inyo yung mga natutunan ko, mga pagkakamali ko, para hindi nyo na madaanan. Okay? Again, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe. Share nyo na rin itong video na to. Click nyo yung bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video at 7 p.m. Okay, yun na. Peace out!